Okay, let's start. Good afternoon, guys. Good afternoon, sir. Okay, so without further ado, may I now invite Andre to lead us the opening prayer. Andre. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Lord God, gabayan mo po kami sa klase na to. Sana madami kami matutunan at madami pumasok sa utak namin. Bless us always, Lord. Amen. Amen. Talaga, na-miss talaga ako ni Andre, man of few words. But, yes, we will take that as our guide for this day's learning. Okay? Explain what's in store for us this afternoon. Una muna nating i-clarify yung ating topic na na-i-post sa ating LMS. Yung ating sort classification and yung unang sorting algorithm na I will try to demonstrate and go through all the simulations and stuff. So after that, I will not dive into the codes of this sorting algorithm because you can just search for it on the internet. Kahit nga yung mga assigned sa inyo yung mga sorting algorithms ay available sa internet. But yung logic behind, yung semantics behind, I should say, yun ang iintindihan natin para maintindihan nyo rin kung paano yung semantics behind your assigned sorting algorithms. Ito naman, itong mga sorting algorithms na to, they are related to each other. Only that, yun nga, meron yung nagawang sorting algorithm na mas efficient kesa sa isa. First, we have sort classification. So, dun sa ating LMS, naka-upload doon, we have four classifications, pero tatlo na lang itong nilagay ko dito sa ating Jamboard. Yung tinatawag natin na in-place sort, and then yung ating out-of-place sort, you also have stable sort, and yung ating unstable sort. Pero officially, hindi naman siya pinangalan ng unstable sort, but meron tayong stable sort na tinatawag. So, in-place sort, sa mga nagbasa-basa ng ating LMS, do you have any idea about in-place sort? Itong mga terminologies na ito, parang ganyan, common sense, commonsensical. But we relate these terminologies to the data structures that we will be using. So past prelims and midterms, we dived into the different data structures from yung linked list natin, stacks, queues, trees, hashes. Ito yung terminologies na in place and out of place, meron yung link dun sa ating data structures. So, pag sinabi natin in place at pag sinabi natin out of place, ano yung naiintindihan nyo about that? Example, we will be using a data structure na array. Pag sinabi natin in place sort, how do we relate it to that? Anyone? Swapping lang, sir. So, Zandrel, swapping lang ang gagawin. Tama, swapping lang talagang gagawin, pero meron akong point na gusto lang i-clarify para ma-differentiate natin ang in-place sort with out-of-place sort. So, pag in-place sort swapping, sa out-of-place, hindi swapping. Ganun ba yon? Same lang ata na swap. Pero sa in-place, hindi na need ng space pa. Yun, tama yun. So, in-place sort, ang gagawin niya, magsaswap na lang siya ng values depending on the sorting algorithm that will be used. Pero the same data structure. Same data structure ang kanyang gagamitin. So, magsaswap siya ng values dito depending on the sorting algorithm that will be used. Pero, itong data structure lang na ito. Itong single array lang na ito.
While yung ating out of place sort, meron tayong data structure na nandun yung ating data, and then kailangan pa natin ng another data structure para mag-sort. So yun naman ang out of place. Kabaliktaran niya. So kailangan natin ng kagaya nito. Nagdrawing ako ng another empty array dito sa tabi niya kasi gagamitin niya ito para mag-sort. Mag-swap ng values at mag-sort. So meron tayong mga data structures na out of place sort. Meron din tayong mga data structures na in place sort. Okay? And then sa stable sort naman, another classification, but hindi naman ibig sabihin na ito ay kaiba dito sa ating in place sort or out of place sort. So ibig sabihin, ang ibig ko lang sabihin ay pwede tayong magkaroon ng multiple classifications on each sorting algorithm. So pwede siyang maging in place sort, pwede rin siyang maging stable sort. Pero hindi pwede magkaroon ng in place sort na out of place sort din siya. So ito ang magkakategory. Isa lang sa mga ito. And then meron din tayong stable sort and unstable sort category. Yun. Pwedeng combinations ng in place sort and then stable sort or unstable sort. Out of place sort, stable sort, or unstable sort. So sa stable sort naman, if you read our LMS, yung topic natin sa LMS, this pertains to the duplication of values. Meron tayong mga data sa ating data structure. For example, kagaya nito, integer. There are cases that we will have multiple of same values. So example, meron tayong sabi nating dito sa nilagay natin sa in place sort, magkaroon na naman ako ng another value dito na 8. If this is the case, then yung category natin ng by stability classification ay maapektuhan. So, meron tayong mga sorting algorithms na stable siya, meron din siyang unstable. Pag sinabi natin stable, the position of the data on the data structure will not change. So, kung for example, dito, nauna itong 8 dito, and then yung sumunod sa kanya, susunod dito, di ba? Ito, ang position niya is 0, 1, 2, 3. So, yung naunang 8, nasa position 2 siya. And then, yung pangalawang 8, nasa position 3. Kapag nag-sort na tayo, nagawa na ng sorting algorithm yung trabaho niya, masasabi natin siyang stable sort kapag yung naunang value na 8 ay nandun pa rin sa position before the next na na-duplicate niya. So, dapat pag na-sort ito later on, etong nandito sa position 2, siya pa rin ang mauuna, hindi yung nasa position 3. Yun ang stable sort. Kapag hindi naman ganun ang nangyari, kapag na-sort, for example, etong data na ito, data na to sa data structure na ito, at nauna yung dating nasa position 3 kaysa dun sa position 2, ayun ay tinatawag naman nating unstable sort. Sa ganun, ulitin natin, in place sort, isang data structure lang gagamitin niya, that same data structure para mag-swap ng values until ma-sort yung data. And then yung ating out of place sort, kailangan niya ng another data structure para mag-sort ng data doon sa unang data structure. And then yung ating stable sort, dapat kapag na-sort na yung data, kung ano yung order of duplicates, ganun din ang magiging order niya kapag na-sort na yung data. Kapag nag-iba, ibig sabihin unstable sort. May questions? Let's move on with our heap sort. So, ang first na i-discuss natin yung ating heap sort. Actually, ito lang i-discuss ko. After discussing this, I will let you understand on your own
yung assigned sorting algorithm sa inyo. Yung iba, simple. Mas komplikado nga itong heap sort kesa dun sa iba. Meron ding mga ibang ganyan, mga ibang sorting algorithms na mas complicated kesa dito. But mind you, itong heap sort is closest to the most efficient sorting algorithm. Yung pinaka-efficient kasi na sorting algorithm natin as of today ay yung quick sort. Kasi nga, based dun sa pangalan niya, quick, di ba? Quick sort. And assigned yun kay, sa team nila Jerome. So, madali lang yun later on dun sa project ninyo. Baka makahanap nga kayo sa internet ng source code para dun sa project ninyo. But, mind of the rubrics dun sa ating assessment. Hindi lang basta-basta na kopyahin nyo na lang yung code. Dapat meron din kayong inject na originality dun sa inyong output. Okay? So, heap sort. Meron tayong hindi na-discuss na data structure ng ating midterms and it's closely related to trees. At yun ang ating tinatawag na heaps. The other term for heap is priority queues. So, nababanggit yung term na queues. So, it's closely related sa queues, data structure, but it's more efficient than queues kasi nga meron tayong terminology na priority. But this is closely related to trees. However, yung pagkakaalam natin dun sa ating topic na trees, ang trees ay dapat merong concept siya ng nodes. At kapag sinabi natin meron tayong nodes, automatic nang isipin natin na basic data structure na gagamitin ay yung ating list or yung linked list. Pero dito sa ating heap or priority queues, we can use or we will use arrays. So parang yung concept lang niya, nire-relate lang natin siya sa trees, pero talagang data structure na ginagamit sa heaps ay more on arrays. So, yung ating heap or priority queues, ito ang kanyang properties. Una, value of a node must be greater or equal or lesser or equal than the values of its children. And the second property of the heap is it should be a complete binary tree. And then, meron tayo ditong types of heap. Meron tayong min heap, meron tayong max heap. So, pag sinabi nating min heap, ibig sabihin, minimum, dito siya papasok, ito siya. Pag min heap siya, dapat lesser or equal. Pag max heap siya, dapat greater than or equal. And then, meron tayong terminologies dito na related sa ating heaps or priority queues. And of course, dun sa ating heap sort as a sorting algorithm. So, meron tayong heapify, meron tayong swap, nabanggit na kanina ni Zandrel yung swap. Swap is just swapping of values. So, kung i-code natin yan, i-compare lang natin logically yung values na gusto natin i-compare. At kung mas mataas siya, depende doon sa logic, mas mababa siya, depende rin sa logic, magsaswap tayo ng values. Okay? And then, meron tayong percolate up. This is also called trickle up. Then, meron din tayong percolate down, trickle down. So, since related itong heap or priority queue sa ating trees, pag sinabi natin trickle up, yung data tataas doon sa tree. Pag trickle down naman or percolate down, yung data doon sa node, bababa naman doon sa tree. So, ganun. So, mind this terminology sa ating heap or priority queues. Next, let's take this trees for example. Meron tayong 1, 2, 3 na na-prepare dito. And gusto ko mag-participate kayo by observing kung ano yung mga properties
nung trees na na-observe nyo dito sa tatlong ito, anong klaseng, anong type siya ng heap? Min heap ba siya or max heap? And then mamaya, yung other terminologies, ide-demonstrate natin. Okay. So, sa number one, anong na-observe nyo sa properties ng tree? And, pwede ba siya nating i-categorize dun sa type ng heap? Either min heap or max heap? Okay, hindi siya complete. Ano na nga ba ulit ang complete? Binary tree. Another property na naman yun, no? Baka nakalimutan nyo na. Paano mo na pala masabi ang tree na isang complete binary tree? Kagaya nito, itong number one, para sana masabi natin siyang complete binary tree, ay dapat hindi ganito. Yung leaves niya ay dapat kompleto from left to right, di ba? Pero itong ganyan natin, itong tree natin na ito, at level 0, 1, 2, yun natin, 0, 1, 2. Yung level 2, kung nasaan yung leaves niya, merong bungi kasi nawawala yung children ni left sub 3, children ni 6. So, dapat sana meron dito ganyan para masabi natin siyang complete binary tree. So, hindi siya complete binary tree, hindi na satisfy yung ating property. So, hindi siya heap. Tapos, sabi mo kanina, max. Max. O, sige nga, tignan natin, inspect natin yung ganyan. Yung mga nodes from root to leaves. So, dito, yung 12 is greater or equal to 6. True. 12 is greater or equal to 11. True. Diba? Lipat tayo sa left sub 3. 6. 6 is greater or equal to 8. False. 11 is greater or equal to 15. False. So, hindi rin siya max. Ibig sabihin, itong ganitong klaseng tree, hindi natin siya pwedeng gawing heap. Cross out. Hindi rin natin siya pwedeng ma-heapify kasi kailangang kompleto yung properties natin. Number one, heap property, and number two, heap property. At the very least, dapat ganyan siya. Dapat complete binary tree talaga siya para ma-heapify natin siya. Diba? Lipat naman tayo sa number 2. So, okay na tayo dito. Wala tayong, hindi na satisfy ang heap property. Hindi rin natin siya pwedeng matype into min heap or max heap. Number 2 naman tayo. Nandito ba si Babes? Babes. Check nga natin kung nandito si Babes. Tagal ko nang walang Babes. Wala siya? Kasi ganyan, si Benedict, Benedict ba? Bakiran. Nandito ba? Wala. Sige. O, ikaw na lang din, Bob. Bob Beltran. Sir? Ah, cute. Yes, sir. Natawa ka. Ah, sir. Eh. Sige. Complete siya, sir. Complete binary tree. Okay, complete binary tree siya. Okay. Ano, so, sir? Pwede natin siyang matype into min heap or max heap. Sir, kasi sir, yung node sir, yung 12 sir, 12 is less greater or equal, ano yun? Greater, 11 sir, pati rin sa 6. Pero dito, magpa-fall siya sa 14, hindi naman greater than or equal yung 11 sa 14 sir. Okay. Kaya, opo sir, baka hindi siya magpa-fall sa max, yun lang yung pagbase na pagkaintindi ko sir, yun yan. Ika, ano sir? Okay. Tama yung mga observations mo, pero organize natin from the properties hanggang doon sa type ng heap. So, una muna, yung property number one natin, nabanggit mo nga, sinimulan mo doon sa root hanggang doon sa pababa na nodes ng trees. So, supposedly, kapag sinabi natin greater or equal yung node sa kanyang children, dapat mas mataas siya
doon sa mga children niya. Pero na-observe mo na si 14 ay hindi mas mataas kaysa doon sa parent niya. Papa, sir. Okay, so ano observation natin yun? So, itong 14, hindi siya mas mataas. So, kapag kasi hindi na-satisfy yung property, hindi na-satisfy yung property number 1, hindi na rin natin siya makategorize muna into min hip or max hip. And then, yung pangalawang property, complete binary tree siya, di ba? Tama. Tama yung observation mo na complete binary tree siya. Pero yun nga, merong node na hindi na-satisfy yung property number 1. Ang tanong ko ngayon, pwede pa ba nating, pwede pa bang maging valid ito na hip? Dito sir, babasa na kasukasulo ko yung binabasa dito sa LMS sir. May binary hips ba tawag dito sir? Oo. Dito sa, pwede sir. Base sa pinapagkaintindi ko dito sa akin. Pwede. Sa LMS, sir. Anong gagawin natin para maging ganyan siya? Para maging valid? Binary hip siya? Pag tayo dito. Para sa sir. Terminologies. Apa, sir. Meron tayong okay. Hipify, meron tayong swap, percolate up, or trickle up, percolate down. Magpipila ko dyan, sir? Nasulatan ko na. Dapat lang ganito. Ha? Ganyan. Tama yung observation mo kanina. Lang. Tama lahat yung observation mo from yung hip properties hanggang doon sa type ng hip. Hindi nga tayo makapag-decide doon sa type ng hip kasi nga hindi pa na-satisfy yung hip property. Pero sabi mo, pwede siyang maging hip kapag anong gagawin natin? Ano dyan? ano sir? Hindi na pwede mag-swap. Yung hippify, sir? Hippify? Sige. Hinulaan mo ba o ganyan? Talagang... Hinulaan, sir. Sa bagay, yung hippify kasi na term, ang gagawin talaga natin dun ay mag-swap tayo at saka mag-percolate up and down tayo. Sige. Thank you, Bob. Thank you rin po, sir. So, tama yun. Para maging valid na hip pa rin ito, tong ating tree, eh mag-hipify tayo. Pag mag-hipify tayo, mag-either trickle up or trickle down tayo sa values. So, since itong ating ganyan, itong ating tree sa number 2, ay it seems to be supposedly a max hip, di ba? Kasi from the start, from level 0, pababa, napapansin natin na yung values ay greater than yung parent niya, mga parents, ay greater than the values of the children. So, we assume that itong si number 2 ay max hip siya. I-assume muna, ha? Max hip. So, ang gagawin natin, magpa-perk, mag-ganyan tayo, mag-hipify tayo. At yung process ng hipifying ay kailangan nating mag percolate up or percolate down and swap values sa ating trees. So, since max hip ito, anong gagawin natin? Magpa-percolate up tayo. Saan tayo magpa-percolate up? Anong node tayo magpa-percolate up or trickle up? Sa 14. Tama, sa 14 tayo magpa-percolate up. So, mag-percolate up tayo, 14 dito, and then sa percolate up, sa code natin later on, meron tayong code ng swap. So, ibig sabihin, isa-swap natin ang values ng 14 and 11. Swap values, 14, 11. Okay, nag-percolate up tayo once, and then nag-swap tayo once. Ngayon, nung lumipat yung values natin, dito sa part ng tree na ito, dito, valid na siya na max hip. Pero yung buong tree, valid na ba siya na max hip? Hindi. Saan pa siya hindi naging valid? Kasi, si 14 is greater than 12. Eh, dapat pag max hip, yung parent mas mataas kesa sa kanyang children. So, dapat magpa-percolate up ulit tayo dito sa ating root. Yan.
percolate up. And then, pag mag-percolate up tayo, may code doon for our swapping. So, palitan natin to. Ito maging 12, ito maging 14. Na-satisfy na ba lahat ng properties para maging hip siya at max hip na talaga siya? Yes, tama. Summarize natin yung ganyan, yung mga actions na ginawa natin. So, ito sa number 2, para maging valid siya, twice tayo mag-trickle up. Trickle up na lang kasi mas maiksi yung ganyan, mahirap magsulat dito. 2 trickle ups and 2 swaps. Dalawang trickle ups saka dalawang swap ang ginawa natin para maging valid, para satisfy yung property na heap or priority queues at maging max heap siya. Tama? Tama. Okay, thank you Bob for ganyan participating. Next, number 3. Alana, nandito ka? Are you here? Meron or wala na? Parang napaka-ironic naman yung pangalan, Alana. Okay, wala siya. Si ganyan, John Lawrence. Namaya yan. Doon muna tayo sa properties. So, sa properties, na-satisfy ba niya yung number 1 property na dapat yung node being a parent is greater or equal than its children? Anong yes, sir? Yes, sir. So, na-satisfy niya. Kasi malaki sa 2 kasi malaki si 2 sa mga anak niya. Malaki ba si 2 sa mga anak niya? Greater si 2 sa 8 at saka sa 10? No, tama. So mas maliit dapat ang sagot mo. So mas maliit si 2 sa mga anak niya. Next. Kasi yung mga anak niya, may mga anak din. So, meron siyang apo. Si 8, may mga anak din na 14 at saka 12. Tapos, si 10, meron din siyang anak na isa, 18. So, ano yung ganyan? Doon muna tayo sa 8. 8 na magulang. Yung mga anak niya ay, si 8 ay mas mataas ba? Or mas maliit kesa sa mga anak niya? Maliit. Okay. So, si ganyan, yung magulang ni 8 na si 2, mas maliit. Tapos, siya ngayon, si 8, mas maliit din siya dun sa mga anak niya. Ngayon, si 10 naman. Si 10 ay mas maliit o mas malaki kesa sa anak niya? Mas maliit. So, lahat maliit. From level 0 hanggang pababa, puro maliit yung mga nodes pababa. So, nasatisfy natin yung number 1 o hindi? So, na-satisfy niya. Okay, tama. Property number 1 is satisfied. Kasi all of the nodes from level 0 down, from the parent to its children, it's all lesser. It's all lesser. So, property number 1, check. Property number 2, complete binary tree. Is this tree a complete binary tree? Pag complete binary tree ulit, dapat ganyan siya. Ang pinaka main property niya is leaves should be at the same level from left to right. Ito ang leaves, di ba? Is it at the same level? Yes, kasi nasa level 2 silang lahat, si 14, si 12 at 18. Is it from left to right? Yes, it is filled from left to right. So, ibig sabihin, complete binary tree din siya. So, kung na-satisfy natin yung two properties, anong klaseng, what type of heap is this, John Lawrence? Is it a min heap or a max heap? Min heap, okay. Kailangan pa ba natin mag-heapify, John Lawrence? Ata. Bakit ata? Valid na ba na heap ito? Natypan na natin siya. Ginawa na natin siyang min heap. Valid. So, hindi na natin kailangan pang mag-heapify. Kasi valid na siya. At natypan na natin siya ng min heap. Okay?
Now, etong figure sa baba, tong ari sa baba, na merong indices na 0 to 5, how do we transform yung ating number 3, for example, na heap, min heap, dito sa ating data structure na array? Paano natin siya ipifit dun sa ating data structure? Any idea? Actually, dun sa LMS, ito yung parang hanging question na naka-yellow ang naka-yellow highlight yung box niya. Sabi natin doon, ang tawag dito sa traversal na ito ay tinatawag din siyang bread first. Is it in order? Is it pre-order? Is it post-order? Is it level order? Okay, ang bilis mag-search. Level order. So, pag mag-level order tayo, ano ang ganyan? Ano ang... Sige, lagay ko na dito. Pag level order, paano ang pagganyan natin? Pag label natin nung sequence sa ating tree. Ang sequence natin, sequencing natin is from ganyan, from the first level up to the last level, but it's from left to right. So, root, 0, left, subtree, 1, 2, 3, 4, 5. So, i-transpose natin itong mga values na ito dito sa ating tree. 2, 8, 10, 14, 12, 18. So, sa ganyan, sa illustration ng ating data structure, pag ililipat na natin, or actually, hindi mo siya ililipat, talagang ganyan na yung pagkakalagay ng ating mga data doon sa ating array kapag heapified na siya. Kapag heapified yung ating binary tree. Okay? Pero, ang tanong, ililink na natin siya doon sa ating sorting algorithm, is this ganyan, this set of data, integer data, already sorted? Sorted na ba siya? Min heap siya, ibig sabihin dapat ganyan siya. Ang sorting na gagawin natin is descending. Descending dapat siya kapag min heap. Pag max heap, ascending order. Nakasort na ba ito? Napakaganyan ng mga tanong ko, no? Napaka-commonsensical ng mga tanong ko, pero ang tagal sumagot. Nasort na ba yung data natin? 2, 8, 10, 14, 12, 18. Di pa po. Okay, Gabriel, hindi pa. Buti naman sumagot si Gabriel. Thank you. So, hindi pa siya sorted. So, anong gagawin natin? Of course, mag-heap sort tayo. Lipat tayo sa kabila. Let's demonstrate heap sort. Now, we have here yung ating tree kanina. And then, nag-prepare ako dito nung ganyan, nung transpose into the data structure, for example. Ito yung transpose into the data structure. 2, 8, 10, 14, 12, 18. So, halos muntik na siyang sorted, di ba? Halos muntik na siyang sorted. Itong dalawa na lang ang problema. Ito. Ilang dalawa na lang ang problema. Pero kaya nga nung sabi ko kanina, pag min heap ang gagamitin natin, we will be sorting it to descending order. We will be sorting it to descending order. Okay? Kapag max heap naman, we will be sorting it to ascending order. So, eto, muntik na siyang maging ascending order, pero ang purpose natin is gawin dapat natin siyang descending order. Ibig sabihin ng descending, mauna muna yung mataas kesa dun sa mababa. So, from mataas hanggang sa mababa. So, how do we do heap sorting? The simulation is like this. But applying yung mga terminologies natin kanina na heapify,
hindi na tayo mag-hipify kasi valid na min-hip na ito. So, ang gagawin natin ay mga swapping at saka trickle up or trickle down. Tama? Yun lang gagawin natin. Ang gagawin natin ngayon, dito sa ating demonstration and some sort of visualization na rin, is si tatrack natin yung counter ng ating swap at saka yung ating percolate up or percolate down. So, for the purposes of ganyan lang ito, of visualization, para ma-analyze natin kung gaano karaming trabaho ang ginagawa ng ating heap sorting algorithm para ma-sort yung ating data. So, paano nagwo-work ang ating heap sorting algorithm? Remember, kanina, nasabi natin kailangang complete binary tree ang ating binary tree. Ang ating heap, complete binary tree dapat siya. And then, yung property ng ating complete binary tree kasi, yung leaves niya ay filled up from left to right. So, dapat filled up from left to right ito. At kung titignan natin yung structure niya, marerelate natin yung ating heap sort by having our last node para sa ating logic. Having our last node and then habang tinitignan natin yung mga data sa ating ganyan, sa ating tree, pwede natin siyang gawin from right to left. From right to left. So, unahin muna natin yung pag-compare nung logic natin from the last node, etong 18, to the left, pataas, hanggang mapunta tayo sa root. Yun, ganun ang ganyan. Ganun ang logic ng pag-compare ng values ng ating heap sorting algorithm. And of course, may connection ito dun sa kanyang performance. Kapag sa trees kasi, na intindihan natin to dun sa ating binary search trees. So, kapag we're talking about trees ngayon, na-analyze na natin noong midterms natin na ang pinaka-efficient dun sa ating mga types of trees ay yung ating binary search trees. Ganyan siya. Ang searching niya ay log n. Kasi nga, ang comparison ay always on the root. And then kapag greater or lesser siya, pag greater siya, doon lang siya sa right subtree magko-compare. Pag lesser naman siya, doon naman siya sa ating right subtree magko-compare. So, you have a glimpse of the performance of this heap sorting algorithm. Pasok ka agad siya sa log n. Pero, log n lang ba talaga siya? Log n lang ba ang sorting performance? O baka lalampas pa siya into linear n? Or lalampas pa siya sa linear n log n? Lalampas pa ba siya sa ganyan? Sa quadratic? N squared? Hindi na siya lalampas doon. Kasi sabi nga natin, kapag nasa binary tree tayo and analyzing our binary search trees, pwedeng yung comparison kasi is mahati siya. Mahati siya. Okay? Logarithmically. So, ang comparison natin magsisimula sa last node natin, 18, with the root. 18 and the root. So, since ito ay ganyan, ito ay min heap, ang gagawin natin, i-compare natin yung ating last node, which is 18 dun sa 2. And then, the first step that we're going to do is, later on dun sa code niya, is we will swap the values 2 and 18. Since alam naman natin na yung pinaka-top, pinaka-root natin, siya na yung minimum value, diba? Siya yung minimum value. So, iso-swap natin yung 2 and 18
to 18. And then, putulin na natin yung ating 3. Dahil, si ganyan, si 2, ay mape-permanent na siya sa huli. Mape-permanent na siya sa huli. Dahil siya na ang pinaka-list. Kasi nga, di ba, descending order tayo. Pwede natin itong kulayan ng pink. Para masabi nating tapos na yung trabaho sa kanya. So, 5 nodes na lang ang kailangan nating alalahanin. Ngayon, lilipat na ba tayo sa 12? Hindi pa tayo lilipat sa 12 kasi kung papansinin natin yung ating binary tree dito, nasa-satisfy pa ba niya ang pagiging heap? No. Wait lang ah. Lagyan pala natin yung counter natin. Nag-swap tayo ng isang beses. So, gawin natin tong 1. Hindi niya na-satisfy yung pagiging heap. So, anong gagawin natin? Heapify. Paano tayo ulit mag-heapify? Magsaswap tayo at magpa-percolate up or percolate down. So, since min heap ito, is it percolate up or percolate down? Percolate down. Percolate down ang gagawin natin. Okay. So, percolate down. Since min heap ito, ang pag-compare natin ng values ay doon dapat sa minimum. So, kapag doon sa ating logic later on, doon sa code natin, valid lang naman na pwede nating ilipat yung, i-percolate down yung 18 sa 10 at saka sa 8. Pero ang titignan natin is yung pinaka-list. Kasi min-heap nga tayo, pinaka-list. So, ibig sabihin, ang unang swapping magaganap dito ay between 18 at saka 8. Hindi dito sa 10. Kasi yung pinaka-lowest dun sa children, yun ang pipiliin natin na ma-swap. So, meron na naman tayong swap na naganap. So, magiging 2 na ito. Percolate down. 1. 8. 18. And then, now what? Nasatisfy na ba niya ang pagiging min heap? Hindi pa rin, di ba? Kasi mas mataas pa rin si ganyan. Si 18 dun sa kanyang mga children. So, alin ang pipiliin natin? Is it 14 or si 12? Ang pipiliin natin iswap. Si 12 kasi mas maliit siya. So, magpa-percolate down na naman tayo. Percolate down. Dito. And then, magsaswap. So, 1 ito kanina. Gawin na natin siyang 2. And then, 2 ito, magsaswap siya. Gawin natin siyang 3. And then, palitan natin to 12, 18. So, nasatisfy na ba niya ang pagiging isang min-heap? Min-heap na ba siya ulit? Yes, min-heap na siya ulit. Sige, burahin lang natin to saglit. And then, ayan, burahin natin saglit yan. Ngayon, para hindi ako malito, bigyan ko nga ito ng 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mag-swap nga tayo dito sa ating array. Dito na dapat si 8. Tapos, number 1, si 12. Dito na siya. Tapos number 2 si 10, number 3 si 14, number 4 si 18. O, so ganito na ang itsura niya. Okay ba? Na-update ko ba lahat yung mga counters ko kanina? Yung swap at saka yung percolate down? Na-update ko naman, no? Twice lang ba tayong thrice na ba tayo nag-swap? Tsaka twice lang ba tayong nag-percolate down? Sige. Kung nagkamali ako, sabihin nyo lang, ah. Next!
Now, naging minhip na ulit yung natitirang nodes natin. I-assess na naman natin yung pinakahuli, which is 18. So, magsaswap tayo. I-update natin yung ating counter. Pang apat na beses na tayo nagsaswap. Palitan natin yung values. Magiging 8 na ito. Tapos, 18. 18. And then, itong si ganyan. Pagpalitin natin dito. At i-secure na natin siya. Gawin na natin siyang pink. Kasi hindi na natin siya gagalawin. Apat na lang ang gagalawin natin. And tanggalin na natin yung link dito para ang pag-compare na lang natin ay yung natitirang apat na nodes. 14. 14. 10, 12, 18. So, natitira natin na nodes, eto, valid pa rin ba siyang minhip? Hindi, kasi mataas na naman yung nandun sa ating root. Kailangan na naman natin siyang i-percolate down. Saan tayo magpa-percolate down? Is it sa 12 or sa 10? 10, kasi dapat yung pinaka-list doon sa children. Okay? So, mag-percolate down tayo sa 10. Percolate down. Update ko lang yung counter ko. Tapos, swap. Bagong pasok. Jerome. Bagong gising ba to? Okay. Okay. Ayan na. Sa tingin ko, ganyan na ito. Valid na naman siyang minhip. Kasi, dito naman natin na i-ganyan, na i-lipat yung value. Ilipat pala muna natin ito. So, 0 is 14. Natin 14 and then 1 is 12, 2 is 18, 3 is 10. Okay, tapos gawin natin yung swapping kanina, 14 and 10. And then ito yung magiging 14. And then, tanggalin natin yung link para ma-secure na natin si 10 doon sa ating, medyo naguluhan na ako, pero ganun na rin yun. So, si 10 ay secured na siya. Gawin na natin siyang pink. So, tatlo na lang. Si 18, 12, at saka si 14. Ngayon, ganun pa rin ang gagawin natin. From right to left pa rin, si 18 pa rin ang ko-compare natin. Date tayo ng counter natin dito, maging 7 to. Tapos isa-swap natin si 18 at saka si 14. Tama ba o mali? Yung ginawa natin? Kasi nagko-compare tayo eh. Hindi. Okay, sige. So, sabi ni Andre, sa 12 ba dapat, sir? Yun ang agad pumapasok sa isip natin kasi dapat itaas natin yung pinakamababa, di ba? Pero ang proseso natin, kailangan muna nating i-swap etong si pinaka-last na node, which is nandito sa right side, doon sa ganyan, doon sa ating root. So, kailangan natin pagpalitin si 14 at saka si 18 kanina. So, kung ililipat natin ito, 14, 18. Pero, isa-secured na ba natin siya?
Isa-secured na ba natin siya? Siyempre, hindi pa kasi obviously meron pa yung 12. So, meron tayo later on code doon na kung meron pang natitirang ganyan, values lesser than the you know, lesser than the node itself, then we still need to continue doing the process na mag-swap, na mag-percolate down ulit. So, dito, nag-swap tayo pang 7, pero hindi natin isa-secure si 14. Tapos na tayo nag-swap pala kanina dun sa 7th instance ng swapping natin. So, magpa-percolate down tayo sa pinaka-least na value ng kanyang children. So, ito magiging 12. Ito magiging 18. Pang ilang bilang na natin ng percolate down? Pang 4. Okay. Since nag-percolate down na tayo, nag-swap ba tayo? Nag-percolate down tayo, ibig sabihin nag-swap tayo, no? So, pang 8 na ito na swap. Tapos, ayan na, yung resulting natin. 12, 18, 14. Ngayon, since hindi pa rin natin ito ganyan, hindi pa rin natin sinecure yung 14 natin kanina, magsaswap ulit tayo from that position. So, 12 and 14 isaswap natin. Swap, pang 9 na swap. Ayusin nga natin yung ganyan muna. 12 kanina ito, tapos 18, 14. Isaswap natin, nalagay ko na 9. So, magiging 12, magiging 14 ito, magiging 12 ito. Magiging 12 ito. Since siya yung pinaka-list, isa-secure na natin si 12. Save. And then, tatanggalin na natin siya dito. At dalawa na lang ang natitira. Pagka-swap natin, pang-sampung swap, pagka-swap natin sa kanyang dalawa, ganyan na siya, sorted na siya, di ba? So, ito, 14 and 18. 18 and 14. Sa huling swap na ginawa natin, hindi na natin pa kailangan mag-percolate down kasi dalawa na lang naman na. Magre-return na tayo doon sa part ng code na yon. Pag wala na tayong i-compare o yung dalawang nodes na lang i-compare natin, at kapag doon sa logic ay hindi siya lumabas na kailangan natin mag-trickle down, doon na magre-return yung code. So, dyan na nag-end, and we end up with a sorted list on a descending order. Kasi min-heap siya. Pero, eto na yung pag-demonstrate natin ng visualization ng ating heap sorting algorithm. So, nagkaroon tayo ng 10 times na swap at 4 na times na percolate down. So, itong ganyan na ito, itong, since we're talking about trees, and then we relate it kanina sa performance na log n, because dun sa binary search tree natin, alam natin na log n siya, and we use the recursion mechanism para ma-achieve natin yung log n. Ganun din yung codes natin dito sa ating percolate down. Diba? Kapag nalaman niya na which side siya pupunta, either sa left side or right side, hindi na siya pupunta dun sa right side ng portion. Kagaya dito kanina, hindi ko na ma-demonstrate, pero kung pumunta na siya dito sa left side, lahat na sa left side yung pagpa-percolate down niya. Hindi na siya pagpa-percolate down dun sa kabila. So, log in siya. Now, what is the summary performance of this heap sorting algorithm? So, alam natin kanina na inanalyze na natin siya na pwede siyang maging log n. Pero ang totoo, all of the different conditions ng ating
big O notation when it comes to performance in the worst, average, and the best. All of this, ang ating ganyan, heap sorting algorithm ay nasa ganyan siya. Theta of n log n. Yeah. And then, ang classification niya is, ano sa tingin niyo ang classification? Is it a in-place sort? Out-of-place sort? Stable sort ba siya? Or unstable sort? O kahit doon na lang, sagutin nyo doon sa may ganyan. Sa unang category, is it in place or out of place? In place. Hindi naman na tayo gumamit ng ibang data structure. Eh, diba? Nag-swap-swap lang tayo dito sa same data structure. No? And then, this is a unstable sort. Unstable sort. I-try ko lang explain itong dito sa performance ng sorting algorithm. So, worst case, average case, and best case. So, bakit siya naging n log n? Bakit hindi siya naging log n lang? Kasi, nag-compare tayo, or, nag-compare tayo ng n times. Diba? From the last node, dito, kanina, dito sa number 5, hanggang sa pumunta tayo sa number 1, nag-compare tayo n times. Halos ganun din karami yung ganyan niya. Yung the number of ganyan of the data on the data structure, nag-compare tayo ganun karaming times. Pero, sa pag-compare natin, sa bawat ganyan, bawat huling node, naging log n lang siya. So, hindi siya naging, kunwari sana nag-compare tayo from this node and then kukompare sana natin sa lahat, n squared dapat yun, di ba? N squared dapat yun. Pero since nag-compare lang tayo sa ganun karaming ganyan data sa ating data structure and then upon comparison, log n siya, kaya siya naging n log n. Hindi siya naging n squared. Usually yung mga ganyan natin, mga sorting algorithms natin ganyan siya. Ganito. Order of n squared. Kasi ganun ang ginagawa Nagko-compare, iko-compare natin yung isang ganyan, isang data to each and every one of the other data. Pero dito, ang nangyari, kinompare natin ang sa gano'ng karami ng input niya and then upon comparison, log n na lang yung comparison kasi alam na natin na pwede nating hatiin bawat level doon sa ating ganyan, sa ating data structure na heaps. So, ang ganyan niya, worst, average, and best case niya is theta n log n. Theta n log n ba yung nakalagay sa ganyan, sa LMS? I believe so. So, it's theta n log n and it's an in-place sort and it's unstable. Unstable siya kasi yun nga, since ganyan ito, heap sort ito, we're comparing also if it's greater or equal. Equal. However, merong chances talaga na mapagpapalit mo yung positions nung magkaparehas ang data, yung duplicate. Dahil dito sa ganitong structure ng tree natin. Mapagpapalit mo. Wala namang kaso yun. It's just a classification ng ating ganyan, ng ating sorting algorithms, whether it's stable or unstable. It does not really affect the performance of, kinaklasify lang natin siya into stable or unstable. So, since ganito siya, yung process ng percolating up and percolating down, doon siya nagiging unstable kasi nagpagpapalit-palit yung pwesto nung magiging duplicates, kung meron mang duplicate dun sa ating data. Yon. Any more questions?
So, okay. Thank you and goodbye. Bye, guys. Hindi pala naka-open yung aking camera. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you for joining. Bye, sir. Bye. Pagtulungan niyo yung project niyo.